Hi guys, may tanggap na naman tayo isang iPhone 6S Plus. So ang problem nito ay patay. So dito guys, papakita ko sa inyo kung ano yung mga technique na ginagawa dito na para mabilis magawa yung ganitong sira. So charge natin sa Sigmatic, wala talagang response. So bubuksan muna natin. So dito guys, may mga sekreto to sa mga iPhone. May mga sekreto dito para hindi kayo maligaw. So talagang effective siya. Lahat ng iPhone 8 pababa, talagang effective yung mga ginagawa ko. So, una, pag may mga encounter kayo na ganito, na kahit na-try nyo na sa bagong battery, ayaw mag-power, so, na-check nyo na yung unit, hindi grounded. So, ang una-unang ginagawa dito guys, napakasimple lang. So, dito ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga strategy kung paano natin buhayin yung cellphone na patay. So ito, sariwang-sariwa yung unit na to. O ako pa lang ang nagbukas ito. Kakat na natin guys yung takip niya. So ako pa lang ang nagbukas nitong unit na to. So babakbakin natin yung takip. So first time pa lang siyang nabuksan. So sariwang-sariwa, hindi pa nagalaw. Kaya dito natin makikita guys kung ano yung technique. So ito yung U2IC guys. So yan, i-focus natin. So ito yung naka-zoom in na siya. Ayan yung U2IC. Ngayon, meron akong bagong U2IC guys. So karaniwan guys ng ano, karaniwan ng mga ganitong unit na namamatay tulad niyang iPhone 8, iPhone 7 Plus, pababa iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, 6S Plus, yan. So iPhone 6G, yan. Ang lagi nating tinatandaan dito guys, pag hindi grounded, itestin nyo muna hindi grounded, tapos normal yung current nya, patay yung ano. Ang unang-unang ginagawa natin, papalitan natin ng U2IC. Huwag na huwag kayong gumalaw ng kahit ano, basta U2IC lang muna. So dito papakita ko yung hangin at saka init na ginagamit natin. So para mabilis siya matanggal guys, yung gamit ko ay Gordak number 3 yung hangin. At saka number 6 naman yung hot air. So Gordak 850 yung gamit nating hot air. Ngayon yung gamit nating Amtec, ito. Ito yung flux na gamit natin. Tapos ito yung solderin, 300 degrees yung gagamitin natin para maganda yung hinang. Yun. Tapos ito yung panglinis natin guys. Once na binunot natin yung pyesa, mga panglinis sa basa, ito yung ginagamit natin, Hudson reducer. So huwag kayong gumamit ng lacquer thinner, mga ano guys, madali makasira yun. So ito yung pinaka perfect talaga na panglinis ng mga dumi-dumi, mga nabasa na tubig, tsaka mga flux na kumakalat. Yan, sandali lang, tanggal kaagad. Gamitan nyo lang ng bulak. So una, tatakpan muna natin yung pinaka gilid ng memory, yung pinaka MMC niya, para hindi mahagip ng init. So pinaka importante yun guys. So kailangan pulido ang diskarte natin para hindi tayo makasagasa ng ibang piyesa na masira. So re-reheat na natin yung lumang U2IC, bubunutin natin. So laging tandaan natin guys, para sigurado ang trabaho, walang paulit-ulit, maglapag kayo ng U2IC, kailangan brand new. Brand new yung U2IC para sigurado para 100% yung di tayo pabalik-balik. Kasi minsan, pag sikanhan yung galing sa unit, minsan hindi tayo sigurado kung tested ba siya o buhay ba. O mari na lang kung galing dun sa buhay, bubunutin natin, i-re-revolve natin, tapos saka natin ilalapag dito. So pag marunong ka mag-revolve, mas maganda. Yun, pinaka-importante. So, ayan guys, tinanggal natin yung lumang lid, yung mga lumang ngipin niya, tatanggalin natin kasi brand new yung lalagay natin yung U2IC. So, itong unit na to ay dead bot, sariwang-sariwa pa. So, wala pang galaw, first time ko palang galawin. So, ganun ang strategy ko dito guys. Marami na akong nagawang mga ganitong unit. Kadalasan talaga U2IC. So dito natin malalaman kung yung nilagay kong U2IC na bago ay gagana ba, mag-work ba siya. So titingnan natin guys. So ako, kaya ko sinishare lagi ang mga sekreto ng mga ganitong gawa guys, para may idea kayo. If ever na may tanggap kayong ganito, alam nyo na yung gagawin nyo. So basic na lang sa inyo yan. So ayan, brand new yung nilagay natin. So ayan yung piyesa natin na bago. So
yun ang ginagawa ko guys, puro bago ang nilalagay kong piyesa para sigurado. Tsaka bihira ang back job. So, yun yung importante dito para hindi tayo magahol. Kasi kung luma yung mga lalagay natin piyesa, magagahol tayo. Pabalik-balik yung customer, lalo pag maraming ginagawa, abala na. So, pinaka-importante yan guys. So, suggest ko lang sa inyo, kung may mga tanong kayo, meron tayong mga piyesa na makukuhaan. Kung sa Manila kayo, maraming available, may mga supplier dito. So, kung gusto nyo mas mura pa, meron. So, meron din sa Lazada. Basta alam nyo yung code. Tandaan nyo yung code ng iPhone 7 Plus, iPhone 6G. Ay, magkaiba. So, dapat alam nyo yung code na mga code nila para hindi magkapalit. So, kasi minsan magpapalit, pariho ang magkaiba yung code, magpapower siya, hindi magcha-charge. Yun ang pinagkakaiba niya. So, dito guys, ayan na. So, shout out muna tayo guys sa mga masugid natin na taga-subaybay. Sige guys, tika lang. Shoutout kay Chulo, Ranky Gagayon, tsaka kay Tik TV. So guys, maraming salamat sa mga panonood nyo sa video natin. I hope na meron kayong mga natutunang kaalaman kahit maiksi lang yung video natin. So, ito na guys, lalagay na natin. So, para malaman na natin, babalik na natin sa back casing. So, yung sa mga nagtatanong guys, direct PM lang kayo sa akin sa sa Facebook. Meron nakalagay sa description sa mga nagtatanong. So, wala tayong imimiss na mga tanong. Sasagutin natin kung may mga katanungan kayo. So, kaya tayo nagbibigay ng mga idea guys. Dito kasi sa channel ko ay dito tulungan. Kung may mga bagong tech na magtatanong, hindi tayo nagdadamot. Nagbibigay tayo ng mga idea. So, ito ay hindi ang kaalaman ko ay hindi ko tinatago. Pinapamahagi ko rin sa iba. So, yun ang goal ko sa buhay ko. Kasi sayang naman yung iba. Mahirap nga naman yung iba nag-aaral. Walang kaalam-alam. So, mas mahal ang training course kasi sa cellphone technician. Kung wala kang 50 mil, hindi ka maging master. Yun ang tandaan natin. So, maraming mga technician na mga magagaling na ginagawa nilang negosyo ang ganito kasi nga naman, so gumastos din sila kaya kailangan nilang makabawi. So, ito guys, buhay na. So, ayan, lubat lang. So, nabuhay na, may charge na siya. So, ganun lang siya kadali guys, oh. So, ayan na. Ayan, gumana na. So, may laman na yung battery. So, basic na basic lang ko guys. Ang ginawa natin ay nagpalit lang tayo ng U2IC. Wala tayong ibang ginalaw kundi U2IC lang. So, ganun lang siya kadali. Bakit siya nabuhay? Yung U2IC kasi guys, may ang contact niya marami. May power, sa charging, sa battery percentage meron din siya. May mga, marami siyang contact. So, ayan na. 2.1, 1.3 yung current niya. So, kanina wala, 0-0. As in, walang galaw. So, may password, kunin natin yung password sa may-ari para mabuksan natin. Para makita talaga natin. So, ayan na guys. Ayan. Buti dumating yung password, customer. So, I hope na makatulong ito sa inyo guys sa maiksing video natin. Sa susunod ulit na upload sa mga nagtatanong, comment lang kayo para masagot natin. So, salamat guys ulit.